Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang kwento ng Kingdom of Tondo na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila sa bansa. Paano nito nasakop ang halos pinakamalaking bahagi ng Luzon? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla na mayroong mahigit 100 milyon katao ang nakatira. Marami sa mga Pilipino ay pinaniniwalaan na ang ating kasaysayan ay nagsimula lang noong sinakop tayo ng mga Kastila. Ang natagpuan na burial jar sa isang kuweba sa Palawan ay patunay lang na ang isla ng Pilipinas ay tinitiran na noon ng mga sinaunang tao. Ang burial jar na nahukay ay itinatayang nasa 890 to 710 BC. Ang hawakan nito sa pinakataas na bahagi ng takip na may figurin ng dalawang taong nakaupo sa bangka ay nagre-represent ng paglalakbay ng kaluluwa ng namayapa sa kabilang buhay. Kung pagmamasdan ng disenyo ng jar na ito, may kita kung gaano ka-skilled ang mga sinaunang tao noon sa Pilipinas. Habang lumilipas ang panahon, maraming mga manlalakbay mula sa East Asia ang nagtungo sa Pilipinas para mag-migrate. Maging ang mga taong mula sa India at Middle East ay nakarating na sa isla ng Pilipinas. Nga pala hindi pa Pilipinas ang tawag dito, wala pa tayo sa panahon ng Kastila. Dahil maraming nag-migrate noon sa isla ng Pilipinas, maraming mga kabundukan ang nabago dahil karamihan dito ay tinaniman nito ng palayan. Isa na nga rito ang kilalang rice terraces o hagdan-hagdan palayan na matatagpuan sa probinsya ng Ifugao. Ang Sayon culture ay isa sa best example ng malakihang trade culture ng isla sa mga kalapit na bansa. Ito ay noong may natagpuang mga bagay na ebidensyang ini-import sa isla mula sa Sayon culture na nag-exist sa pagitan ng 1000 BC to 200 AD. Ang Sayon culture ay mga ninuno ng mga Cham sa Vietnam. Ang mga Cham sa Vietnam, ito yung mga grupo ng tao na mula sa layin ng mga Austronesian sa Southeast Asia. Ang kadalasang kinakalakal ng Vietnam sa Pilipinas ay mga beads. Marami ring mga Malay na tumakas at nagtungo sa Pilipinas noong panahon ng Srivijaya Empire. Kung napanood nyo yung video ko tungkol sa pinagmulan ng Singapore, tinatag ang isla na Singapura ng prinsipe ng Srivijaya, panahon ng Srivijaya Empire. Dahil sa pagdagsa ng mga tumakas na Malay patungo sa isla ng Pilipinas, dito na unti-unting dumarami ang populasyon ng Pilipinas. Ang grupo ng mga tinatawag na Aboriginal Melanesian ay nakarating din sa kalupaan ng Pilipinas. Karamihan dito ay nanirahan sa mga kagubatan at ang iba ay sa mga matataas na lugar. Ang Aboriginal Melanesian ay nag-i-exist pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Silang nagdala sa buong archipelago ng Indian religions tulad ng Buddhism at Hinduism. Ang society ay nagkaroon ng pagbukod-bukod na grupo ng kada isang daang pamilya at ito ay tinawag na barangay. Ang kada barangay ay pinamumunuan ng isang leader na tinatawag na Datu. At ang mga Datu ay nasa ilalim ng pamumuno ng Raha. Ang Raha, siya ang namumuno sa tinatawag na bayan. At syempre ang bayan ay binubuo ng iba't ibang barangay. Ang kahariyang ito ay naging sobrang yaman at naging magandang relasyon ng pakikipagkalakalan nito sa buong Eastern World. Nung panahon yun, isa sa kilalang lugar na sentro ng kalakalan ng buong isla ay ang lugar ng Tondo. Matatagpuan ito sa isla ng Luzon. Ang kasaysayan ng Kingdom of Tondo ay nakasulat sa natagpuang copperplate inscription sa Laguna na itinatayang isinulat pa sa panahon ng 900 AD. Ang script na nakasulat dito ay mula sa lengguahe ng pinagsamang Sanskrit, Javanese, Malay at Tagalog. Ang Tondo ay mas pinalakas ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng pakikipagkalakal na lalong nagpalawak sa teritoryo ng Tondo. Bihira lang sa mga sinakop nilang ginamitan nila ng dahas. Dito nabuo ang Kingdom of Tondo. Ang kaharian ng Tondo ay lumawak at halos nasakop nito ang buong Central at Southern Luzon. Tanging sa bahaging Norte lang ang hindi nito nasakop.
dahil ito ay tinitira ng ethnic groups na tinatawag na Igorot, na kung saan ang Igorot Society ay nagsimula pa noong 500 BC. Ang buong lugar ng norte ay tinawag na Ifugao. Ang ibig sabihin ng Ifugao ay mountain people. Ang mga Igorot ay pinangungunuan ng tinatawag na Council of Elders. May isa ring barangay na tinatawag na Mai. Ito yung lugar ng Mindoro sa panahon natin ngayon. Ang Mai ay naitatag noong 971 AD hanggang 1339 AD. Nagkaroon ng diplomatic relations ang Mai sa China sa ilalim ng Song Dynasty. Hanggang sa masecure ng kaharian ng Tondo ang tuloy-tuloy na paikipagkalakalan sa China. Dumating ang panahon na tigil ang mapayapang kalakalan ng Tondo sa China. Ito yun noong ang mga taga-Madjaas ay naipagyera sa Chinese Imperial Navy. Ang Madjaas ay isa sa bahagi ng isla na nasakop ng Srivijaya Empire. Ibig sabihin ng mga naninirahan dito ay mga Malay mula sa Srivijayan Empire. Ang Madjaas, ito na ang kilalang Panay Island ngayon sa Pilipinas sa Visayas. Dahil sa hidwaan ng Madjaas at mga Chinese, dito na bad trip ang karya ng Tondo sa Madjaas. Kaya mula noon, itinuring na nila ito bilang kaaway. Ang isla naman ng Cebu o tinatawag na Rahanate of Cebu ay itinatag ng prinsipe mula sa Southern India sa ilalim ng Chola Dynasty. Siya ay si Rahamuda Lumaya o mas kilala sa Sri Lumay. Ang Rahanate of Butuan naman ay unang nakilala sa pagmimina nito ng ginto na mayagpag ito noong 1001 AD hanggang 1521. Dahil sa lawak na paikipagkalakalan nito, halos ang binabagsakan ng kalakal nito ay umabot na sa kilala ngayong China, Japan, India, Indonesia, Iran, Cambodia at Thailand. Nung panahong yun, malaking gold deposits ang nadiskubre sa buong kalupaan ng Pilipinas na kung saan ang ginto ay ginagamit nung time na yun bilang currency sa buong region. Nung early 1400s naman, dito na mayagpag ang Islamic Brunei Empire. Lumawak ang imperyo ng Brunei hanggang sa nasakop nito ang ilang bahagi ng Pilipinas at umabot pa nga ito sa lugar ng Siludong. Ang Siludong, ito na yung kilala natin ngayon sa pangalang Maynila. Ang Sultanate of Maguindanao naman noong 15th century ay naging maayos ang relasyon nito sa mga Dutch sa loob ng 3 centuries. Ang Sultanate of Sulu naman ay bahagi sa nasakop ng Bruneian Empire. Ang Sultanate of Sulu, yan yung nagkiklaim ng Sabah magpahanggang ngayon kung naalala niyo yung video ko tungkol dyan. So ganyan ang eksena ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. So noong 1521, dumating ang mga Kastila sa isla ng Cebu. Sa pangunguna ng Portuguese na si Fernando de Magallanes o mas kilala natin sa Ferdinand Magellan, ang bahagi ng Pilipinas na nasakop ng Bruneian Empire noon ay unti-unting nabawi sa panahon ng pananakop ng Kastila. So mula noon, dyan na nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas na kinamulatan nating lahat. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi nagsimula kay Magellan dahil marami pang nangyari bago dumating ang Kastila tulad ng naikwento ko. Hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga mamamayan sa Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, maging sa Marshall Island ay halos magkakamukha lang dahil noon pa man, naging bahagi na ang bawat isa sa kasaysayan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.